ang gusto nilang ipatupad, sir, ngayon ang uniform rate dito po sa mga driving schools. Kasi bago ka makakuha ng lisensya ngayon, ay kailangan mo muna mag-enroll talaga sa driving school. Pero ang nangyayari po ay magkakaiba ng rates. So, ito yung mga accredited na driving schools ng LTO. Opo. Mga accredited. Ngayon, kunyari, natuto ka. Opo. At wala kang certificate galing sa ano, hindi ka mabibigyan ng lisensya. Parang ganun po. Kailangan talaga meron kang ano. Kahit okay, marunong ka na, kailangan pa rin mag... Racket na naman yan. Alam mo, siyempre, kunyari, okay, yung tatay ko magaling mag-drive. Yes, sir. Tinuturuan ako ng tatay ko. Apo. Baka mas magaling pa na instructor yung tatay ko kaysa mga instructor doon sa driving school. Mm-hmm. Pwede. So, magsisertify yung tatay ko, hindi allowed, no? Kasi hindi accredited. Hindi accredited. So, kailangan talaga mag-enroll ka. At para naman magiging pantay-pantay, so gagawin nilang uniform. Uniform yung charges. At least, alam mo, ASIC, dapat talaga ituro din yung driving etiquette, no? Dahil minsan dito sa Pilipinas, yung drivers natin dito, talagang walang pakialam. Ngayon, ASIC, kunyari, gusto kong maging professional driver. Yes. Kailangan ko pa bang dadaan sa non-pro or pwedeng mag-training ako para maging professional driver? Diretso sa professional driver. Kailangan po dumaan sa non-pro po muna. So bago talagang... po maging... Opo, lalo na po dahil po yung non-pro kasi natin, kada most of the time, kaya po nag-a-apply ng professional license, gusto po magmaneho ng mga commercial vehicles yan. Mm-hmm. So kaya talagang doble ingat po tayo dun sa sinisigurado po natin na talaga merong marunong yung nagmamaneho dahil sila po yung mga nagmamaneho ng mga public utility vehicles po natin at nakasalalay po ang buhay ng mga pasahero po nila dun sa driver. Pero gaano katagal magiging non-pro ka para you'll go one step higher to become a professional driver? Alam mo, Kong, good question. Meron po nga period na kailangan po mag-non-pro. Balikan ko po kayo para hindi po ako magbitaw ng ng figures. Baka po malito yung mga tagapakinig po natin. Kasi pwede namang diretso ka sa pro, but probably your training should take a little bit longer. Kasi, kunyari ako, mahirap lang ako, wala naman kaming sasakyan. Mm-hmm. Gusto ko magiging driver, maging professional driver. As hanap buhay. Yun ang hanap buhay ko. Aanhin ko yung non-pro. Hindi naman ako makakapaghanap buhay. So, bakit hindi na lang kayo mag-offer ng training for professional driver? Iba naman yung training for non-pro. Mm-hmm. Diba? Kasi yung sa professional driver, siyempre, ititrain mo sa malalaking bus. Mm-hmm. Ititrain mo sa mga dump truck na mga 10-wheelers. Mm-hmm. So, siyempre, ang sense of calculation mo as far as parking is concerned, as far as turning to the left, turning to the right is concerned, kasanayan lang yan. Mm-hmm. So, even if you become a non-pro, kung hindi ka naman magtitraining doon sa malaki, wala rin yon. Yes. Bali, wala yon. Dahil yung mga kotse na maliliit ngayon, sobrang paliitan na nga ng kotse ngayon eh. So, ang daling i-parking, ang daling mag-swerve to the right or to the left, kumanan sa kaliwa, kumanan o kumaliwa. Pero kung malaki, like for example, kung malaking 10-wheeler, tapos makitid yung kalsada, doon mo iti-training yung ating mga professional drivers. So, suggestion lang ito, para naman ang sa ganon ay separate yung training ng non-professional, separate din yung training ng professional driver. Mm-hmm.